Part 1. Dalagita pa lang si Diane ay umibig na siya kay Raymond, ang anak na binata ng amo ng kanyang ina. Kaya walang pagsidlan ang kaligayahan ng dalaga ng maging nobyo niya ito at agad na humantong sa kasal ang relasyon nila. Pero hindi papayag ang matapobring ina nito na maging maligaya siya sa piling ng anak nito. Gumawa ito ng paraan para magkasira silang mag-asawa at tuluyan siyang iwan ni Raymond. Pagkalipas ng ilang taon ay bumalik sa buhay niya si Raymond and practically demanded they live together again. Ganun lang ba kadali yun? Pagkatapos siya nitong iwan at saktan, basta na lamang siya nito babalikan? Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Samahan niyo po sana ako sa isa na namang love story na tsak na magpapa-inlove sa ating lahat. Mga kwento na magpaparamdam ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong puno ng pagmamahal. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ang ating video at paklik din po ng subscribe button. Gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Mahirap talaga maghanap ng trabaho, lalo na para sa mga high school graduate lang na katulad ni Diane. Kahit pasabihing mataas ang grades niya at kasama siya sa top 10 students nung matapos siya ng high school 2 years ago, wala pa rin siyang college diploma, kaya madalas ay bokya pa rin siya. Pero malakas naman ang loob niya kahit paano, kaya apply lang siya ng apply. Kadalasan ay sa mga restaurants bilang waitress. Nanggaling siya sa Jade Cuisine, isang class na restaurant na nagsiserve ng authentic Pinoy dishes sa city proper ng Lucena. Bagsak ang moral niya pagka-uwi niya kinagabihan sa bayan nila sa Tayabas. Alam niyang malabo ang application niyang yun. Ang mga nakasabay kasi niyang kapwa-aplikante ay hindi lang magaganda at ismarte, mga college graduate pa. Kadalasan ay HRM ang tinapos ng mga yun. Dehadong-dehado siya. Niwala siyang maipakita kahit previous employment record. Hindi naman niya mailagay sa resume niya ang pagpa-part-time na atsay as work experience niya. Paminsan-minsan kasi ay tumutulong siya sa kanyang ina na isang maid para sa isang mayamang pamilya sa lugar nila. Bumuntong hininga si Diane at ipinagpatuloy ang pagsasaing. Maya-maya ay darating na ang kanyang ina mula sa paninilbihan sa tahanan ng mga Bautista. Kapag umuwi pa naman ito, ay palagi itong gutom dahil sa sobrang pagod mula sa maghapong pagtatrabaho. Kailangang handa na ang kanin pagdating ng ina. Uulamin na lang nito ang ulam na tira niya kaninang tanghali. Sardinas yun na may sahog na miswa. Iinit na lang niya yun mamaya. Diane! Napakunot noo ang dalaga pagkarinig sa humahangos na tinig ni Carla, ang best friend niya. Dire-diretsyong pumasok ito sa loob ng bahay kubo. Katulad niya ay 18 anyos ito. Kaklase niya ito mula elementary hanggang second year high school. Tumigil lang ito nung nasa third year sila dahil naparalisa ang tatay nito pagkatapos atakihin sa puso. Dahil ulila na ito sa ina, kinangailangang ito ang tumayong mga magulang sa dalawang kapatid nito na parehong maliliit pa. Nang nakaraang taon ay tuluyan ng pumanaw ang tatay nito. Kahit paano ay niya itataguyod dito ang dalawa nitong kapatid kaya madalas siyang magbiro na idol niya to. Birong totoo yun sa panig niya. Bihira ang mga taong katulad nito. Isinasakripisyo ng kaibigan ang kabataan nito sa pagtataguyod sa mga kapatid. Pero ni minsan ay hindi niya ito narinig na nagreklamo. Carla possessed a very sunny disposition. Duman ako sa inyo rito dahil may good news ako sa inyo, best friend. Good news? Aba, gusto ko yan. Naupo ito sa harap ng rectangular dining table nila na gawa sa kawayan. Ginayakan lang nilang mag-ina ng ginanchil yung mantel yun at sa gitna ay may berdeng bote ng imported na alak na galing sa Bautista Residence. Siya mismo ang gumawa ng paper flowers sa bote. Kahit kubo lang ang bahay nila, pinilit pa rin niyang lapatan yun ng artistic touch. Nang style, wika nga. Siya mismo ang tumahi ng mga throw pillowcases sa bamboo sofa nila, pati kurtina. Gawa sa mumurahing tela ang mga yun. Ang katwiran nilang mag-ina, basta magmukhang bahay ang kubo nila ay willing silang ibawas ang para doon mula sa pangkain na sana nila. Paminsan-minsan ay nakakabili sila ng mga pang-display mula sa surplus o second-hand shops kapag napapasyal sila sa Lucena. Kaya kahit paano ay may mga nakadisplay naman sa sala nila. Naririto sa Tayabas si Raymond Bautista!
Nakita ko siyang lumabas ng Meding's Coffee Shop sa bayan kaninang mga alas 3 siguro. Pagsakay niya sa kotse, nakita kong pasahero niya yung supladitang kapatid niya. Ngumiti si Diane. Buti naman na tumuwi siya. Bihira na silang mag-uwi ni Patricia eh. Nag-aaral sa Miriam College sa Quezon City ang anak na dalagang yon ng amo ng kanyang ina. Si Raymond naman, ang panganay na Bautista, ay sa UP Diliman nag-graduate ng Bachelor of Music. Ngayon ay kumukuha ito ng Master's Degree sa Classical Piano. Ay, ano ba yan? Tila nadidismayang sabi ni Carla. Bakit parang dalaga ka na sa reaction mo? Hindi ka na Becky girl, ang hinihin mo na. Nakakapanibago ka tuloy. Ano ka ba? Oo, nito. Shock lang ako, no? Sa wakas, makikita ko na naman ang mahal ko. Lumabas yata pati ang bago palang tumutubong wisdom tooth sa pagkakangisi niya. Ayan, wala na ang sapi ng lola, komento ng kaibigan niya. Pagkatapos noon ay nagpaalam na ito. Chak na iniintay na ako ng dalawa. Tinapay lang ang itinanghalian ng mga yun kanina eh. Hindi na kita maaalok nitong pasalubong kumpansit sa kanila ha. Alam mo naman ang bito ko ng mga kapatid ko. Sus, ito naman. Makikiago pa ba ako? Pasaway ka talaga. Nagsasayang na nga ako no. Maya-maya ng kaunti ay nandito na si inay. Sa kanya ako sasagap ng juicy chika tungkol kay Raymond. Kinikilig na wika pa ni Diane. Bago mag-alas 6 ng hapon ay dumating na ang 42 anyos na ina ni Diane na si Aling Elena mula sa mga Bautista. Pagpasok pa lang nito sa pintuan nila ay mabilisan niyang hinawakan ang braso nito at iginiya ito patungo sa sofa. Kumusta na si Raymond, inay? Anong gupit na buhok niya? Lalo ba siyang gumwapo? Pinatirik ng ina ang mga mata nito sa bubong na pawid. Sus Mariosep ka talaga, Diane. Yan lang ba ang sasabihin mo sa akin? Akala ko'y kung anong emergency na kung makahila ka. Pumalatak ito. Dali na, nay. Magkwento na kayo. Namewang ito sa harap niya. Umayos-ayos kang ha, Diane. Kung may kerengking ka na naman, daig mo pa ang sinisilihan ngayong nalaman mong naririto si Raymond. Sinong makatiang dila ang nakapag-chismis agad sa iyo ng tungkol doon? Si Carla po. Nakita niya si Raymond at Patricia sa Meding's kanina. Anong oras pa sila dumating? Pagdating ko kaninang umaga sa kanila, naroon na sila. Baka gabi pa sila dumating. Nakausap niyo siya, nay? Nagpatimpla ba siya ng kape sa inyo? Hindi. Si Isko ang nagtimpla ng kape niya. Ang tinutukoy nitong Isko ay ang all-around male helper ng mga Bautista. Pero nakausap ko siya kaninang tanghalian. Ano pong sabi niya? Kinamusta ba niya ako sa inyo? Eh, ano pa nga ba? Siyempre, kaibigan ka niya eh. Ay! Kinurot siya ng ina sa tagiliran. Huwag kang... Nay naman! Sumimangot si Diane. Wala namang kiriray, Diane. Nagpapahalata ka eh. Masama kung inlababo ako kay Raymond. Giit pa ng dalaga. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na tigil-tigilan mo na ang pag-iilusyon mo kay Raymond. Hindi ka talaga nakikinig sa akin. 15 anyos ka palang iniilusyon mo na yun. Gumibap ka na, Diane. Mas masasaktan ka lang lalo kung patuloy mong aalagaan ang damdamin mong yan. Dahil hindi kami bagay. Malaki ang agwat namin sa buhay. Langit siya at lupa ako. Inunahan na niya ang ina sa pagsisermon sa kanya. Bukod dyan, matapobre ang ina ng lalaking pinapangarap mo. Lantaran ang panglalait ni Ma'am El sa Bautista sa mga kadalagang nagkakagusto sa anak niyang binata na iniisip niyang hindi karapat-dapat sa pamilya nila. Sa isang banda ay naiintindihan ko ang damdamin mong yan. Hindi lang ikaw ang nahuhumaling kay Raymond. Hindi ko kayo masisisi dahil sino ba naman ang hindi magkakagusto sa isang binatang matangkad, mistiso at ubod ng gwapo. Bukod dun, matalino pa at may talento. Mabait pa at magalang. Sa kapantay makisama sa mga tao, mahirap man o mayaman. Pero anak, kailangan mong magpakatotoo. Ang isang tulad ni Raymond ay maraming pagpipili ang babae at hindi siya para pumili ng pobreng taga rito. Kaya iinit mo na yung ulam at kakain na ako. Tumayo na ang ina at naglakad na sa kusina. Sumunod naman siya rito. Bukas ay sasama ako sa inyo sa mga Bautista, inay, sabi niya habang isinasalin sa maliit na kaldero ang ulam. Tamang hinala agad ito. At bakit naman? Para tulungan kayo sa trabaho roon. Ay nako, tumigil-tigil ka nga riyan, Diane. Lumang style na yan. Masyado kang halatado eh. Nakakahiya kapag nakalata si Raymond. Lalong-lalo na kapag si Ma'am Elsa o kaya ay si Patricia ang nakapuna sa'yo. Mano naman po. May batas na ba na nagbabawal na huwag magkagusto ang isang mahirap sa isang mayaman? Ay, nako! Sa haba ng sinabi ko kanina, talagang hindi ka nakinig, ano? Nasa tinig nito ang pagsuko. O siya,
Gawin mo na yung ginagawa mo at nagugutom na ako. Pagtataboy ng ina sa kanya. Tsak kung maririndin na naman ang mga tinga ko sa iyo ngayong dumating na si Raymond. Manghilakbot ka naman sa sarili mo, Dayan. Kung ituring mo si Raymond ay parang isang hari. Halos sambahin mo siya eh. Tao rin lang naman yun. Tao nga na magiging manugang niyo balang araw. Nakabungis-ngis na pang-aasarpa ni Dayan sa kanyang ina. Umiling-iling ito at saka pinatirik ang mga mata sa kisame. Nababaliw ka na, anak. Natawa siya. Wala tayong magagawa. Hereditary daw ang pagkabaliw. Malakas ang dugo niyo, nay. Ay, talagang pasaway ang batang to. Naiiling na wika ni Aling Elena. 10 minuto bago mag-alas 6 ng umaga ay umalis na ang ina ni Dayan patungo sa semi-mansion ng mga Bautista. Pagkaalis nito, sinimula na niya ang pagwawali sa harap ng bahay nila. Sinunog niya ang mga tuyong dahon. Pagkatapos niya sa mga trabaho sa bahay ay naligo na siya. Pagkasuklay niya sa halos umabot sa bewang na buhok niya ay isinot niya ang pulang headband na inarbor niya kay Carla. Nagpolbo lang siya at naglip gloss saka nagmamadali nang nagtungo sa tahanan ng mga Bautista. Lumapit si Mang Isko sa gate at pinagbuksan si Dayan. Karakarakang binati niya ito nang papasukin siya nito. Pero ang mga mata niya ay gumala agad sa garahe. Isang sasakyan lang ang nakaparada roon. Wala ang pulang RAV4 ni Raymond. Umalis kaya to? Wika niya sa sarili. Diretso na po ako sa kusina. Paalam niya kay Mang Isko. Nasanay na ito sa madalas sa pagsulpot niya sa malaking bahay. Bukod kasi sa tumutulong siya sa mga gawaing bahay roon, close din siya kay Raymond. Naabutan niya ang kanyang ina sa kusina. Naabala sa paghuhugas ng mga pinagkainan. Dayan, bakit naririto ka? Nakakunot noong sambit nito nang makita siya. Tutulungan ko po kayo sa trabaho. Pinandilatan siya nito. Style mo, bulok. Napangisi na lang siya. Nasaan siya, nay? Nasa Lucena, kanina pa umalis. Dinig ko'y susunduin daw niya yung kaibigan niya. Magbabakasyon yata rito hanggang sa birthday ni Ma'am Elsa. Nagulat si Dayan dahil ngayon lang mag-e-entertain ng bisita si Raymond. Ngayon lang may darating itong bisita mula sa Maynila. O siya, mabuti pa ilinisin mo na lang yung banyo sa silid ni Patricia. Para pagkatapos kong magugas dito mamaya ay ihanda ko na lang ang tanghalian. Magluluto pa pala ako ng biko, request ni Raymond. Tumalima agad si Dayan sa utos ng kanyang ina. Nasa 2nd palapag ang silid ni Patricia, kahilera ng silid ni Raymond at ng master bedroom na kinaroroonan ni Madam Elsa Bautista. May 2 guest room sa ground floor. Kumatok si Dayan pagtapat niya sa pinto ng silid ni Patricia. Pasok! Binuksan niya ang pinto. Naabutan niya ang 20 anyos na si Patricia na nasa harap ng life-size mirror at pinaplantsa ang mahabang buhok. Miss Patricia, ako na maglilinis ang banyo mo. Abiso niya. Saglit na tumigil ito sa ginagawa at nagtaas ng kilay sa kanya. Para kang kabute na bigla na lang sumusulpot dito. Nabalitaan mo siguro na nandito si kuya kaya bigla ka napasugod ano? Gusto ko kasing tulungan si inay, Miss Patricia. Pagdadahilan ni Dayan. Wala rin naman akong ginagawa sa bahay eh. Inilapag nito ang hawak sa ibabaw na tukador at saka na mewang. Bistado na kita noon pa. Matindi ang tama mo kay kuya. Magdedenay pa ba tong babaeng to? Kahit si kuya nahahalata ka, manghilakbot ka nga sa sarili mo, sabi ng matapobring dalaga. Pero huwag ka mag-alala, hindi ko pa sinasabi kay mama ang tungkol dito. Kapag nalaman niya yon, hanggang dun ka na lang sa labas ng gate. Hindi ka na makakapasok dito sa bahay. Miss Patricia, huwag mo nang babanggitin kay kuya ang tungkol sa usapan natin. Masasaktan ka lang sa magiging reaksyon niya. Tawa siya ng tawa ng pag-usapan ka namin, no? Parang piniga ang dibdib niya sa narinig. O sige na, linisin mo na ang banyo ko. Huwag mong lalagyan ng Clorox ang sahig dahil ayoko ng amoy nun, ha? Sige po. Patapos na si Dayan sa paglilinis ng banyo nang marinig niya ang ugong ng sasakyang papasok sa garahe. Wala na siyang makapang excitement sa kanyang dibdib. Pagkatapos niyang maglinis, inayos muna niya ang sarili sa harap ng salamin sa banyo bago tuluyang lumabas. Ayaw niyang may makapo na nagaling siya sa pag-iyak. Pababa na siya ng hagdan nang mapatingin siya sa sala. Naroon na si Ma'am Elsa, Patricia at Raymond. Nakaupo ang binata sa mahabang sopa. Katabi ang isang magandang babaeng nakasuot ng miniskirt at skimpy blouse. Napakagat labi si Dayan at ipinagpatuloy ang pagbaba. Dayan! Danigas ang likod niya at saka napapikit bago humarap kay Ma'am Elsa na tumawag sa kanya. Magandang umaga po, ma'am.
Bati niya. Dayan, sabihin mo sa inay mo na maghanda ng mami merienda. Tapos, dalhin mo rito. Sige po, ma'am, sabi niya. Sabay sulyap kay Raymond at sa katabi nitong bisita. Matipid ang ngiti ng binata sa kanya. Hindi gaya ng madalas na ibigay nito sa kanya noon. Nakatingin sa kanya ang babae sa tabi nito na mas maganda pala sa malapitan. Maamo ang mukha nito. Pero mababanaag sa mga mata na may angking kasupladahan na katulad ni Patricia. Nakaarko ang mga kilay nito habang sinusuyod ng tingin ang kabuuan niya. Oh, bakit? Sinalubong siya ng kanyang ina pagsulupot niya sa kusina. Maganda pala yung bisita ni Raymond, inay? Pumalatak ito. Yan na nga bang sinasabi ko. Malaking kahangalan niyang nararamdaman mo para kay Raymond. Ngayon nagdala na siya rito ng nobya, baka sakaling matauhan ka na, Dayan. Hindi na lang niya pinansin ang sinabi nito. Inay, maghanda raw kayo ng merienda nila. Kayo na rin na magdadala ron. Uuwi na ako. Saglit na tinitigan siya nito. Okay ka lang ba? Hindi masyado, pero carry ko to. Magmumukmuk muna ako sa bahay tapos okay na ako. Tinapik siya nito sa balikat. Huwag ka na lang malungkot. Nariyan naman si Nabugoy at Claudio na alam mong may gusto sa'yo. Pwede mong sagutin si Claudio. Total permanente na siya sa trabaho bilang janitor sa munisipyo, di ba? Napangiwi siya at pinilit na lang magbiro kaysa mag-alala ito sa kanya. Nay naman, wala naman kaso sa akin ang trabaho niya pero babae yun. Saka mangarap naman kayo ng mas mataas para sa unikaihan ninyo. Saka Diyos ko day, 4'11 lang yata ang height ni Claudio, nay. Maghumustili nga kayo. Eh sira ka talaga, umiiling na sabi nito. Pero alam mo, may obserbasyon ako riyan kay Ma'am Elsa. Mula nang dumating ang Shane na yun sa kanila, hindi ko pa nakikitang kinausap man lang niya ang dalaga. Ilang beses ko na rin nakita na palihim niyang iniismiran si Shane. At ito pa ha, hindi ko pa nakitang nakasalo. Hindi ko pa nakitang kasalo niya sa hapag si Shane. Parang iniiwasan niya ang nobya ng anak niya. Ibig mong sabihin, pati ang babaeng yun ay hindi rin gusto ni Ma'am Elsa, nay? Mukhang bigatin yun ah. Malamang. Alam mo namang halos lahat ng babae ay ayaw ni Ma'am na mapapadikit man lang sa kanyang binata. Baka may gusto talaga siyang babae para kay Raymond. Yung mula rin sa mayamang angka na gaya niya. Minsan kasi inarinig ko si Ma'am Elsa habang kausap sa telepono ang kumari niya, si Mrs. Claus, yung may-ari ng kasino sa Lucena. Madalas bumisita yun sa kanila. Tapos, nilininis ko kasi noon yung kwarto niya. Narinig ko na kinukumusta niya yung anak ni Mrs. Claus na si Eunice. Itinatanong niya kung kailan daw magbabakasyon dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, nasa ibang bansa. Tapos, narinig ko na sinabi niya na malapit nang magkaroon ng master si Raymond. Wala pa raw girlfriend si Raymond. At tsak daw na magkakagustuhan si na Raymond at ang Eunice na yun. Pagmamarites pa na wika ng kanyang ina. Hindi niya alam kung paano siya magre-react sa kanyang narinig. O siya, uwi na at naaabala mo na ako rito. Pagtataboy ng kanyang ina sa kanya. Tatlong araw na walang ginawa si Dayan kundi magmukmok sa loob ng bahay. Hindi niya maiwasan ang malungkot. Una sa nalaman niya mula kay Patricia na pagtatawa ng binata sa kanya. Pangalawa ay ang presensya ni Shane sa bahay ng mga ito. Bukas na ang birthday party ni Ma'am Elsa, sabi ng kanyang ina habang naghahanda na sila sa pagtulog. Iisa lang ang silid sa bahay nila kaya magkatabi silang natutulog ng mag-ina. Sumama ka sa akin bukas na maaga para matulungan mo ako sa paglilinis ng bahay. Tumulong ka na rin sa pagluluto. Ayokong pumunta ron, sabi niya. Huwag mong pairalin ang sentimiento mo dahil alam mong hindi ako makagkakanda o gagaroon bukas, Dayan. Hindi na siya nakatutol pa. Kahit labag sa kalooban niya ang pagpunta sa mga bautista habang naroroon ang Shane na yun, ay hindi rin naman niya matitiis ang kanyang ina. Kapag nahirapan ito ng husto sa pagtatrabaho, madalas ay sinusumpong ito ng hika. Kaya maaga pa lang kinabukasan ay nasa malaking bahay na sila. Tulog pa ang mag-iinang bautista. Si Mang Isko pa lang ang gising at abala na sa pagwawalis sa maluwang na bakuran. Dumiretso silang mag-ina sa kusina. Nagluto muna ng almusal ang kanyang ina habang siya ay inuumpisahan ng linisin ang sala at dining room. Maya-maya ay dumating na rin ang asawa ni Mang Isko na si Aning Hilda, kasama ang hipag nitong si Maybell. Tutulong ang dalawa sa mga gawaing bahay. Nagpapalit siya ng cover ng sofa nang mapatingin siya sa hagdan. Kumabog agad ang dibdib niya. Pagkakita kay Raymond na halatang bagong gising. Hi Dayan, bati nito nang mapansin siya. Hi Raymond, magandang umaga. Pilit ang ngiting bati niya. Gandang umaga rin.
Saglit na napatitig ito sa kanyang muka bago muling nagsalita. Hindi ka nagpakita rito ng ilang araw ah. Busy ka ba? Oo, sa pagluluksa sa'yo. Pasaway ka. Nais sana niyang sabihin rito. Tumango lang ito. Nagkape ka na? Tapos na. Okay, ako naman na magkakape. Iniwan na siya nito pagkasabi noon. Pagkatapos ng ginagawa sa sala ay bumalik siya sa kusina. Tinulungan niya ang kanyang ina ron. Sina Aling Hilda at Mabel, katulong si Mang Isko, ay nasa likod bahay at abala sa pagkakatay ng mga native chicken. Maya-maya ay sumulpot sa kusina si Raymond. Aling Elena, gising na po si Shane, mag-almusal na po kami. Ay sige Raymond, maghahain na ako. Salamat po. Tumalikod na ang binata at lumabas ng kusina. Napatingin ang kanyang ina sa kanya. May awa sa mga mata nito. Dayan, gaya ng dati, dinaan niya ito sa biro para mabawasan ang pag-aalala ng ina sa kanya. Sige nanay, maghain na kayo ng almusal para sa girlfriend ng manugang tubi mo. Napailing na lang ito. Sa buong maghapon ay iniwasan niyang mapagawi sa kinaroroonan ni Raymond at Shane. Nang utusan siya ng kanyang ina na mag-ihaw ng pork barbecue at salmon, ipinagpasalamat niya yun dahil likod bahay siya na padestino. Pasado alas 11 ng umaga ay luto na ang lahat ng masasarap na putahe. Uwi na ako, inay. Paalam niya rito nang mag-umpisa ng magsipagdatingan ang mga bisita. Tapos na naman ang mga gawain dito eh. Kayo na lang nina Aling Hilda at Ate Mabel ang mag-serve sa mga bisita. Nakakaunawang tumango na lang ito. Nag-umpisa na rin magsidatingan ang mga bisita. Isa sa may pinakabonggang sasakyan na Chevrolet Suburban na bisita ay si Mrs. Sandy Claus, ang casino owner sa kabisera. Mula ulo hanggang paa ay talagang bat-bat ito ng karangyaan. Katulad ni Ma'am Elsa, mukhang mapagmataas din ang anyo nito. Ito mismo ang nagpapatakbo ng naturang negosyo. Halos mag-iisang dekada nang nag-ooperate yun. Ilang taon ng parokyano ron si Ma'am Elsa. Yun ang pinakalibangan nito. Mula sa kinatatayuan niya sa pintuan ng kusina ay palihim na tinatanong niya si Mrs. Claus habang magkausap ito at si Ma'am Elsa sa sala. Hindi niya maiwasang isipin ang nabanggit ng kanyang ina tungkol sa anak ni Mrs. Claus na si Eunice. Mistisa si Mrs. Claus, na titsak niyang maganda rin ang anak nito. Maya-maya ay lumabas na si Diane ng bahay. Naglalakad na siya sa bakuran nang mapatingin siya sa swing na nasa isang sulok ng lawn. Nakaupo ron si Raymond at Shane. Nang mapatingin ang binata sa direksyon niya, hindi niya mabanaag ang ekspresyon sa mukha nito dahil may kalayuan ang distansya nila. Hindi niya ito pinansin. Dire-diretsyong lumabas na siya ng gate. Habang naglalakad pa uwi sa kanila, napaisip siya. Kung nagkataong mayaman siya, magustuhan kaya siya ni Raymond? Eh Raymond! Gulat na sambit ni Diane nang mapagbuksan niya ito ng pinto. Nang may kumatok kanina ay si Carla ang iniisip niyang bisita kaya hindi man lang siya nag-aksaya ng panahong magsuklay at magpunas man lang ng muka. Napakunot noo ang binata nang makita siya. What happened to you? Namumugto ang mga mata mo. Wala to, umiling na sabi niya. Anong wala? Bakit ganyan ang itsura mo? Wala lang. Tinalikuran niya ito at saka bumalik sa maliit na sala. Sumunod ito sa kanya. Hintayin kita rito, ayusin mo muna ang sarili mo. Kinabahan si Diane. Bakit? Ano bang problema sa mukha niya? Natitilihang pumasok siya sa silid at napangiwi nang makita ang kanyang refleksyon sa salamin. Mukha pala siyang aswang. Ang mascara na ginamit niya kaninang umaga ay kumalat na sa ilalim ng kanyang mga mata kaya nangitim ang bahaging yun. Diyos ko, ano ba to? Nakakahiya! Nakita ako ni Raymond na ganitong itsura. Diane, hindi ka pa palalabas dyan? Untag sa kanya ng binata. Oo, nandyan na! Dali-dali siyang nagpunas ng facial toner sa mukha para matanggal ang kumalat na mascara. Nagpolbo siya bago tuluyang lumabas ng silid. Ano siya dyan mo rito? Formal na tanong niya. Nasaan si Shane? May dala akong pagkain para sayo. Inabot nito ang paper bag sa kanya. Binabalot ko yan sa inay mo. Umalis ka na, hindi ka pa kumakain kanina eh. Salamat! Dumaan ang mahabang katahimikan sa pagitan nila bago siya muling nagsalita. Si inay, bakit hindi pa siya umuwi? Mamaya pa raw, maglilinis pa sila nila Mang Isko. Ipinasabi niya sa akin na susunod na siya. Bumuga ito ng hangin bago muling nagsalita. Babalik na kami ni Shane sa Maynila bukas. Napatingin siya sa mukha ng binata. Girlfriend mo ba yun? Tumango ito. Do you think she's nice? Nagkibit balikat siya. Maganda siya, yun ang masasabi ko. Ewan lang kung nice, hindi ko pa naman siya nakikilala. Tumango ito at maya-maya ay tumayo na. I have to go, Diane. Tumayo na rin siya.
Salamat dito sa pagkain. Hindi na niya ito inihatid sa labas. Nang marinig niya ang papalayong ugong ng kotse nito, sakalang pumatak ang mga luha niya. Nasaktan na naman siya sa ikalawang pagkakataon. Paano kaya maipagtatapat ni Diana